is Mami Sharl. Welcome to our new vlog for this day. Ang topic po natin ay kung paano maggawa ng YouTube sa inyong mobile phone. So, thank you nga po pala sa isa kong bagong subscriber kahapon na nag-request nitong video to. Pero bago po ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa aking mga bagong pasok na subscriber, sina Rakistang Rider ng Tanawan City, Batangas, kay Jeffrey Calalo of Taiwan na aking pinsan, Manolito Flores ng UAE, Dubai, kay Archie Montemore, kay Marjorie Lee, kay Kimi Mamolo of the Words of God. So, thank you po. So, bali ang nag-request po pala ng ating video ngayong araw na to ay si Rakistang Rider ng Dara sa Tanawan City, Batangas. So, para sa iyo itong video na to. Sana mapanood mo. So, by the way, bago tayo mag-umpisa sa aking mga application na ginagamit sa mobile phone, so, bibigyan ko na rin po kayo ng advice kung ano po ba yung dapat nyo i-consider sa paggawa ng YouTube or after nung gumawa ng YouTube. So, by the way, ang isa kong unang advice is na dapat ang inyong YouTube na gagawin ay merong YouTube content. So, ano ba yung YouTube content? So, syempre, as a mga new vlogger, kailangan ng ating YouTube ay merong matututunan ng ating mga viewers. Kasi alalahanin nyo, new vloggers pa lang tayo or nag-uumpisa pa lang tayo. So, later on, bibigyan ko kayo ng isang example kung paano nyo ba malalaman ang yung inyong video ay merong content. At siya nga po pala, kung wala pa po kayong YouTube application and Gmail, punta lang po kayo dito sa Play Store. And then, type YouTube. Then, search. So, ayan, as you can see, lumabas na po yung YouTube since meron na po ako. So, halimbawa, pag wala pa po kayo dyan na YouTube, hihingi po yan sa inyo yung YouTube ng mga information na kailangan nyo i-fill up para magkameron po kayo ng inyong YouTube account. So, ang next nyo naman pong isa-search ay ang Gmail account. Yan. So, ito po yung Gmail account. So, as you can see, meron na nga po ako kaya open po ang nakalagay dyan. So, may mga information din po na hihingin ang Gmail sa inyo na kailangan yung ibigay if ever na wala po pa kayong Gmail account. So, advice nga po pala, before kayo magawa ng YouTube account is meron na po kayong Gmail account. Kasi magkakonect na po kasi yung mga yan. So, ano ba yung YouTube content? So, halimbawa, may example ako bibigay sa inyo, no? Ito ang eyeliner. So, bakit? Eh, halintulad nyo yung sarili nyo sa eyeliner, ano? So, halimbawa, ano ang meron ang eyeliner na to? Sa dami-dami ng eyeliner sa buong market, bakit ito yung bibilhin nila? Ano yung meron tong katangian nito, tong eyeliner na to? So, yun yung sinasabi ko. So, parang tayo din yan. So, sa dami ng vlogger sa buong mundo, bakit ikaw yung panonoorin nila? Dapat meron silang isang katangian mo na pwede nilang maisip or masubaybayan sa pagbablog mo. So, I was experienced that yesterday dun sa isa kong vlogger kapapasok lang kay Rakista Rider. So, nagtanong agad siya sa akin, ano po ba yung ginagamit nyo, Mamshi, na application para sa inyong YouTube thumbnail. So, ang YouTube thumbnail, ito po yung ginagamit para sa pabalat ng ating YouTube. O kumbaga, imagine nyo may chicherya kayo, yun yung mga nasa labas niya, or packaging, I mean. So, syempre, diba, pag ano, minsan, tinitingnan din natin yung packaging pag bago tayo bumili ng product. Yun din kasi yun. Pero minsan, nangyayari kahit maganda yung thumbnail, kung wala kang content, maganda yung quality ng video mo, ang dami mong gadget na magaganda, kung wala namang content yung video mo, wala ding kwenta yan. O kumbaga panonoorin lang yan sa una. Pero kumbaga minsan, pagbuksan nila tapos wala namang kwenta, hindi rin nila yan
panonoorin kasi nga wala kang content. Ano yung pwede nilang malaman sa'yo? And the next thing is, kumbaga, ang technique dyan, yun yung mga kalimitan na papansin ko sa mga nag-YouTube sa gamit ang kanilang mobile phone is, hindi sila nakatingin sa kausap nila or sa ibang sentro. Halimbawa, ito ah, sample. Ayan. Imagine ninyo nagsasalita ako, nakaganyan ako, hindi sa inyo nakatingin. So, di ba ang pangit? Ang pangit tingnan sa camera. So, kung titingin ako ngayon sa aking camera, di ba, nakasentro ako sa inyo, ibig sabihin, kayo yung kausap ko. So, kailangan, pag kayo ay nagsasalita, lalong-lalo na sa inyong mobile phone, doon kayo sa lente ng inyong camera, nakatingin. Para mas maganda kayong tingnan sa camera, hindi man kayo kagandahan, hindi man kayo kagwapuhan, at least, alam ng viewers ninyo sa inyo, sa kanila ka nakatingin. Sila yung kausap mo. Ano? So, sana na gigets nyo po yung aking sinasabi. And next thing naman po, halimbawa, may nag-PM din sa akin or nag-comment na hindi po ba nakakahiya magsalita sa camera. Sa una lang yan. Kumbaga, as long as na tumatagal kayo ng tumatagal. Kasi na-experience ko din yung medyo nakakahiya magsalita sa camera. Parang, ay, hindi ko yata kaya. Pero, I will try habang tumatagal ng tumatagal. Nasasanay na ako. Nai-improve ko yung sarili ko kung ano mga dapat kong gawin para mas maganda yung quality ng aking video. And the next nga pala is improve your editing. Yung editing po kasi, kumbaga, nakakadagdag din yan sa ating video, yung ikagaganda ng ating video. So, kailangan, habang tumatagal ka sa pag-YouTube mo, yung pag ikaw ay dapat kailangan nagre-research. Continue research, continue learning. Ano po? Kailangan yun po yung ginagawa ninyo para habang patagal ng patagal, masasanay po kayo. Kasi ang YouTube po kasi isa parang sabihin natin isa, work of art. Diba? Pag gumagawa tayo ng thumbnail, tingitingnan natin maganda ba to, magugustuhan ba to. So, yung sinasabi ko na work of art. Ano po? So, sana nagustuhan nyo. Then, ito na. Sasabihin ko na sa inyo ngayon kung ano yung mga ginagamit ko sa aking mobile phone para sa pag-edit. So, first thing is ang KineMaster. So, meron po ako niyang video niyan. So, sa KineMaster, pwede nga po kayo doon mag-edit, maglagay ng sounds, or mag-cut ng mga, kumbaga, ng inyong video na sa tingin nyo ay hindi naman kasama doon sa topic. So, pwede nyo siyang i-cut doon. Pwede din po kayo doon maglagay ng audio or background or intro ng music na gusto nyong ilagay. And one thing na advice ko sa inyo is, lahat ng inyong ilalagay sa inyong mga intro music or background ay kailangan gamit lamang ay yung galing sa YouTube. Huwag po kayong gagamit ng ibang sounds kasi pwede po kayo makopyright. Sayang ang account mo sa YouTube. And next, dun naman po tayo sa ating PixArt. So, dun po sa PixArt application, dun po tayo pwedeng mag-edit ng ating mga thumbnail. So, yun lang nga po yung sinasabi ko kaninang pabalat. So, para sa pamagitan po ng thumbnail, doon din makikita po ng ating mga viewers or mga subscribers kung gaano tayo kaseryoso sa ating YouTube. Kailangan yung thumbnail po natin is maayos, magandang tingnan at kaaya-aya. So, thumbnail pa lang, kailangan mapapindot na sila doon. So, ay ang ganda ng thumbnail, siguro maganda yung content nito. And then next, ang ating naman pong X Recorder. So, ano po ba itong X Recorder? So, bali lahat po na nitong aking application na babanggitin ngayon ay meron po akong video na ka-upload ko lang po. So, ito naman pong X Recorder nga po, as I mentioned. So, pwede po natin siyang gamitin sa YouTube tutorial. So, meron din po siyang camera na habang tayo ay nag-YouTube tutorial, pwede po tayong makita ng ating subscriber. So, ganun po yung X Recorder yung function. O, ayan na nga po guys, yung aking advice kung paano mag-gawa ng inyong sariling YouTube, kung paano po maglagay sa inyong phone, at ano po yung mga dapat nyo i-consider pag po kayo ay naggawa ng YouTube account ninyo. So, sana nagustuhan nyo po yung aking advice at marami po kayong natutunan. So, just keep on comment and PM. Ilalagay ko po uli yung aking Facebook account. So, pwede po kayo mag-friend request sa akin and then mag-message. Then, para din po, magawang ko naman po ng next video.
or para sa aking next vlog ka to. Thank you and God bless. Keep safe. Pinapaalala ko sa lahat, huwag na po tayong lumabas ng bahay kasi lalo po ngayon extend pa po ang ating quarantine hanggang next month, hanggang 15. So thank you for watching and bye bye.